Hello research lovers, I'm Amarj, and today's video we'll talk about types of data measurement scales. Alright guys, simplihan lang natin ito. Apat na pag-aaralan nating research data. Importante na sa umpisa pa lang, alam natin pagkakaiba ng bawat isa kasi nakadepende doon yung statistics na gagamitin natin. Unahin na natin yung nominal. Pag sinabing nominal, mas madali matandaan kung aalalahanin mo salitang names, naming, labeling. Kakategorya mo lang yung mga quantities mo according sa mga names nila o labels nila. Hindi mo kayang bigyan ito ng eksaktong value. Halimbawa nito, gender, religion, employment status, civil status, skin color. Lahat ng quantities na yan, hindi mo kayang bigyan ng eksaktong value. At hindi mo rin sila kayang i-order o ayusin kung alin na mataas o mababa o nasa gitna sa kanila. Ang statistics na pwede mo magamit dito ay frequency, percentage, o kaya naman ay mode. Pangalawa naman ay ang ordinal data. Ordinal. Order. Madaling tandaan, di ba? Karaniwan itong ginagamit para ma-express mo yung mga quantities katulad ng level of satisfaction, level of happiness, level of discomfort, at mga katulad na mga survey. Pero katulad ng nominal, hindi mo rin kayang ma-measure ang eksaktong value nito. Ang statistics na gagamitin dito ay mode at median. Ay ikatlong data naman ay ang interval data. Dito, kaya mo nang sukatin kung ano ang value ng mga data. Halimbawa sa temperature, pwede mo nang masukat at alamin kung ano ang difference ng 30 degrees Celsius sa 40 degrees Celsius. Ang data na to ay pwede kang mag-add, subtract, pero hindi pwedeng mag-multiply at divide. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na ang 100 degrees Celsius ay katulad ng 50 degrees Celsius times 2. Isa pang dapat tandaan sa internal data ay may kahulugan pa rin ang zero value. Halimbawa, ang 0 degrees Celsius ay mayroong pa rin kahulugan sa atin. Ito ay nangangahulugan ng malamig. Pagdating naman sa statistics, maaaring natin gamitin ang mode, median, mean, at saka ang standard deviation. At ang panghuli ang ratio data. Ito yung mga data na pwede mo i-multiply, i-divide, i-plus, at i-minus. At ang isang importanteng feature nito ay malinaw ang definition nito ng salitang zero. Examples nito yung height, weight, at saka ang durations. Ang statistics na pwede magamit dito ay mean, median, mode, standard deviation, at saka yung coefficient of variation. Alam na ba natin ngayon ang pagkakaiba ng mga research data? Laging tatandaan na dapat alam natin ang pagkakaiba nilang apat dahil nakadepende doon ang statistics na gagamitin natin para sa ating research paper. That's it for today. Thank you, keep safe, and goodbye!